Sa Cavite. A tear fell when I saw you in the arms of someone new. Diba? Naririnig nyo na yon? Kasi lumuluha kanina si Christian. Pero nang siya lumuluha, hindi ito dahil siya'y nalulumbay. A tear of joy. Tears of joy. Luha nangingilid sa galak. Hindi dahil siya ay nasa someone new, kundi dahil nasa tabi mo na siya. Iyong iyo na siya, Christian. Itong si Realyn. Pero, by experience, ang marriage in the Catholic Church does not guarantee perpetual togetherness. Sino ang tatrabaho nun? Kayong dalawa. Every decision you make should be directed to the realization na ang pinagsama ng Diyos hindi mapaghihiwalay ng tao. Nakakaligtaan kasi ng mag-asawa yon na kayong pinagsasama ng Diyos, dapat hindi mapaghiwalay ng tao. Para mapangyari, kayo ang magdedesisyon, hindi iba.
So every decision should always address the realization of the mission. And your mission, to be united forever in love relationship with the Lord. Yun ang mission. No? Mahirap, maabot, pero gagawa kayo ng paraan. Isa sa napakahalagang sangkap ng magiging instrumento ninyo, yung bang makita ninyo ng isa't isa ay kaloob ng Diyos. Hindi basta na lamang dumating ang isa't isa sa buhay. Hindi. God gave you me, or to me. Diba? You are born, or I am born for you. Yung mga abot na yan eh. Si Mr. Energy, may awit yon. I will be here. Merong portion doon na tinatawag na bridge sa awit. Ang sabi doon, I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. So the wording, the lyrics acknowledge that you are given or were given to me by the Lord. Kaya ang promise ko, gagawin ko. Kanino? Sa iyo at sa nagbigay sa iyo sa akin. Sino yon? Ang Panginoon. Kaya may awit pa rin kayo, punong-puno ng awit. Classic OPM. Ikaw ang bigay ng may sagot. Nung ako'y mag-aasawa, ang iniispatan ko yung sumisimba. Kasi para sa akin, ang babaeng sumisimba, mas nakala namang magiging mabuting asawa. Eh, hindi ako napapunta doon na andito ako. Nag-attempt naman ako 5 times. Okay? So, tinatanggap mo ba, Christian at Realyn, ang isa't isa na handog ng may kapal? So, medyo plus factor na yan. Yan ang una. Ang ikalawang instrumento ay ang sinasabi dito sa Salmon Tugunan. Akala natin, reading lang yan. Hindi. It means a lot. Sabi po dito, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. So, ang ikinakasal, inaasahan, may takot sa Diyos. May takot ba kayo sa Diyos? Naku, pabisang-minsan, hindi kayo natatakot. Kaya gumagawa kayo ng hindi maganda. Kaya sinasabi ko ngayon sa inyo, have fear of the Lord. Babasahin ko ang mapapala, matatamo ng isang may takot sa Diyos. Sabi po dito, mapalad ang bawat taong sa Panginoon may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Ano sabi dito? Ikalawa, sa tahanan ang asawa'y parang ubasang mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya'y uunlad at laging pagpapalain. O, kita nyo. Dadagdag ko pa. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin. Ano yung Sion? Bundok. At makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, naway ikaw ay abutin, ibig sabihin tumanda ng matagal, naway maging mapayapa ang iyong bayan ng Israel sa may takot sa Diyos. So have fear of the Lord. Ganito yan eh. Pag ikaw ay may takot sa Diyos,
kapag kasama mo Christian ng tropa at inaabot na ng alas 12 ng gabi, aba, eh matakot ka na. Sasabihin mo, mga bossing, iiwan ko na kayo, taki may asawa. Bakit? Hindi takot sa asawa, kundi may takot sa Diyos. May responsibilidad ka na. You are no longer free in everything you do. Meron ka nang isinasaanang-anang. Gayon din si Realyn. So may fear of the Lord. Ang isa ho sa napakahalaga ngayon ninyong misyon, ang misyon ninyo, Realyn, ilapit si Christian sa Diyos. Christian, ikaw ang lalaki, ikaw ang manguna. Hindi yung lalaki sasabihin, ipanalangin mo na lang ako, isimba. Hindi. Ang lalaki, kung tunay na lalaki, iyan ang paninindigan. Ilalapit ko ang aking pamilya sa Panginoon. Iyon ang tunay na lalaki, hindi inom na lang inom. At maraming chicks, hindi na tunay na lalaki. In Christian thinking and way, ang tunay na lalaki, takot sa Diyos. Okay? Dalawa na. Yeah? Ano yung una? Ina-acknowledge ninyo na handog ng may kapal ng isa't isa. Pangalawa, may takot sa Diyos. Katlo, you have to have the love of Jesus. Lagi ko kayong idadirect kay Jesus. Kasi nga kayo ay ikinakasal sa simbahan. Ang simbahan kay Kristo. Sumasalok tayo kay Kristo ng biyayang makalangit, makadiyos. At ang pinakahandog ni Jesus, pag-ibig na walang hanggan. Sabi ng awit, ang dami nyo ng bonus sa akin. I've been looking at people and how they change with the times. And lately, oh, I've been seeing our people throwing love away and losing their mind. So what's the glory in living? Doesn't anybody ever stay together anymore? Tandaan ito huli. And if love never lasts forever, what's forever for? Ang love should last forever. What's forever for if love does not last forever? And that love comes from Jesus. Jesus' love is forever. Take that love. At iyon ang manahan sa inyong dalawa. Paano nyo makakamtan? Stay with Jesus. Don't go away. Nalayo tayo kay Jesus eh. Takbuhan tayo eh. Kung kanino tayo nasama. Sumama kayo kay Jesus. Lumapit kay Jesus. Ibibigay niya ang pag-ibig na kailangan ninyo para humaba, lumawig, lumago, at maging magpakailanman ang inyong pagsasama si Jesus. Okay? So as you become more closer to each other in your living together, sana nagiging more closer din kayo sa inyong relasyon kay Jesus. Okay? At kayong pinagsama ng Diyos na kalalamang hindi mapaghihiwalay ng tao. Palakpakan na po natin ang dalawa. Realyn, bukal ba siya yung loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Christian na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Christian, bukal ba siya yung loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Realyn na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba'y handang arugain at palakihin ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Kung gayon, magharap kayo sa isa't isa at magkapit kamay at ipahayag ninyo ang mikiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Realyn, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Kristiyano na naririto ngayon? Ari sunod sa batas at mga halituntunin
ng ating banal na simbahan. Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakalubos mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang may bahay? Opo, Padre. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo, Padre. Ikaw naman, Christian, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Realyn na naririto ngayon, anisunod sa batas at mga alituntuni na ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakalubos sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang asawa? Opo, Padre. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Padre. Kung gayon, hinihingin ko na sa paininyong dasalin ang panalangin ito. Panginoon, kami po ay iyong lubing magkaisa ng kaloob at damdamin mula ngayon sa ginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalunsugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatuloy ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Realyn at Christian, babasbasan naman natin ngayon ang inyong aris at singsing. Ang Panginoon ang pinagmumula ng aming tulong. Na siya may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo, basbasan mo, Panginoon, itong mga singsing at marapatin mo sina Christian at Realyn na magsusuot nito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Hinuluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. O Panginoon, basbasan mo ang iyong mga lingkod na sina Christian at Realyn. At pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhay sinasagisag ng mga aras nito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Hinuluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Suot niyo ngayon itong mga singsing. Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngala ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Realyn, inilalaga ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Christian, inilalaga ko at Christian, tinatanggap ko ang mga ito at nangangako ako magiging inyong katuwang sa wasong paggamit at pangangasiwa ng aking kabuhay. Christian at Realyn, tanggapin naman ninyo ang Bibliyang ito na siyang tanda ng kahalagahan ng Diyos sa inyong buhay may asawa. Pagkailanin nito siyang direksyon, may problema, solusyon. Nagkakatampuhan, reconciliation. Pag naman kayo binibiyayaan, lagi niyo siyang babalikan at pasasalamatan. Sa kanya dapat uminog ang inyong buhay may asawa. Idambanan niyo siya sa inyong puso. Idambanan niyo siya sa inyong tahanan upang kayong pinagbubuklod ngayon ng Diyos, hindi mapaghiwalay ng tao. Okay? Salamat po mga ninang ninong. Pwede na po kayong umupo at magpapatuloy na tayo ng ating banal na pagdiriwang. Open arms, we can own it.
We are the reverie, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. May hindi man lang pagkakaintindihan, eh, huwag nang palalain. Yun lang. At yung attitude, da? Bawas-bawasan. Kung sino man. Yun lang. Congratulate. We raise our glasses. Cheers to Christian and Mary. Yes, cheers. Cheers, everyone. Para sa akin, kailangan parehas kayong nagmamahal. Hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng mawala ang pagmamahal ng isa para tumagal ng ipagsasama. Pag nag-away kayo ng gabi, kailangan bago dumating ang umaga, bali na kayo. Sila ang masasama. Napakagandang mensahe. Huwag patatagalin ang pag-aaway. Mommy, how about you? 27 years. Ganun din, saka tiwala lang sa isa't isa. May papalo ko sa inyo. Pag ituwala sa isa't isa, tatagal kayo. Ayan lang. Magmahalan kayo, magaling ha. Kayo mag-aaway. Mag-aaway ma, sa gitla. Tampo-tampo. Yan lang naman. Ganun lang lang diman kami. Okay. Sabi ko lang. Huwag kayong mag-aaway. Magmahalan kayo hanggang gusto nyo. Rhea, thank you kasi tinanggap mo si Krista. Kasi, hindi naman, originally friend ko po talaga si Krista. Dahil, nalito ako kung paano na nasawi sa pag-ibig. Thank you. Thank you kasi dumating ka na. Ikaw talaga hinihintay niya. Matagal na siya nakapag-ipo. Hinihintay ka na rin. Yan na. And this time, sana, mag-ibabay ka kay Rey. Paano mo kami asupin? Masigitan mo pa para kay Rey. Yan na. Rhea and Krista. Ano, lagi nyo nang pasayahin yung isa't isa araw. Andito lang kami palagi. Para sa inyo. Huwag lang sa pera. Advice lang kami. Yan lang.
Congrats sa inyo. Sana magtagal pa kayo. I mean, stay strong. Sana mapanindigan niyo yung mga sinabi niyo kanina to. Na magsasama kayo sa mahirap kita. Congrats sa inyong dalawa. Hindi biro yung pag-aasap. Ang masasabi ko lang siyempre sa'yo, Realyn, alam mo nung sa pool ay welcome na welcome ka sa amin. Masasabi ko lang sa inyo ay magmahalan kayo ng panghabing kayo. Mahal na mahal ka ng aming pamilya. Yun. Yun lang. Oh, ihanda niyo na lang at talagang medyo malayo pa ang atin. Ayan na, nandito na yung taga... Eh, Marikoy. Oh, sige. Maari na, are. Bumless muna kayo sa inyong ninang. Ayan. Si Parikoy, nandiyan ba? Ah, nandan. Ah, sige. Ah, dito na lang siguro. Ayan. Oo. Ay, Marikoy, bahala na kayo. Maraming salamat sa inyo, ha. Sige. Mara, ingat kayo ha. Bahala na kayo. Salamat. Pare Kilay, talaga. Kayong mag-asawa at talagang talagang nandini na. At alam ko naman na ito yung pinaghandaan na ninyo. Ay, bahala na kayo. Talagang medyo tayo hinapon sa kalayuan. Pero sulit naman na tayo ay masaya. At mga inaanyayan ko po yung mga hindi pa ho nakain, tayo po ay hindi pa tapos magpakain, eh kayo ay lumapit din eh para po naman tayo ay makakain. Ayan, nandito na si Kumare. Ayan. Tutay, mag-bless muna kayo sa iyong ninang. Ayan. Okay. Diyan na lang mo ibigay sa mag-asawa at ikuan mo na lang tutoy para maintindihan natin kung magkano ano. Sige. Sino pa ang susunod din eh? Bali, dalawa na ang natawag ko din eh. Meron pa. Ayan. Iyon pala si Utoy. Asawa Nancy. Aray, ninong mo. Ninyong mag-asawa. Pangalawang magulang. Mag-bless muna kayo sa iyong ninong. Ayun. Sige pare. Sir, mag-message ka kung anong iyong kayo, masasabi sa iyong bagong... Sir. Sabi ko lang sa inyong mag-asawa, ay kung kayo man magkakaroon ng magiging problema, pag-uusapan agad ninyo. At lagi nyo ngayon intindihin, ang inyong mga magulang na tumulong sa inyo, lagi nyo ding alalahanin. Basta magiging sana, maging maayos ang pagsasama. Mamahalan kayong dalawa, yun. Ay, salamat, Ninong, sa iyong magandang paalala. Ang message ko lang, kung nakinig kayo mabuti kay Father kanina, nandun na lahat ng summary nun. Ang siguro masabi ko, 20 years na rin akong kasal, tapos isang bagay lang yung natandaan ko. Yung walang perfect na pagsasama at saka walang perfect na pamilya. Kaya lagi lang kayo magdadasal kasi si Papa God yung magpupuno ng lahat ng pangangailangan niya. At saka, God bless. At yung secret talaga sa marriage is commitment. Kasi si Mary, kung mabait ngayon yan, sa susunod, susungit yan. So, si Christian, kung masipag yan ngayon, sa susunod, tatama rin yan. Kaya, kailangan, kung ano siya, aksipin nyo ang bawat isa, darating naman yung pag-ibig ng Diyos para gabayan kayo sa lahat ng
inyong gagawin sa buhay. Sana ngayon taon, ay, next year pala, maka-attend kami ng binyag. Hello, good afternoon. Congratulations and best wishes. And sabi nga ni Father kanina sa church, yun naman din talaga yon yung message niya for the newlyweds. So just follow kung ano yung message ni Father. And from experience din, sabi nga ng husband, yun po, congratulations and best wishes. So it's just a commitment and then you just continue to love each other. Be faithful. Yun lang po. Thank you. Hi guys, thank you po sa pagpunta. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng nagbigay ng oras para sa kasal po naming dalawa. At thank you po sa aming mga kasamang mga taga Quezon po, sa aking kamag-anak, magulang. Thank you po. Thank you po. Thank you.